Welcome back sa isa na namang episode ng Conspiracy Theories dito sa Pinoy Archivist. Ang martial law ay isa sa mga mainit at hindi natatapos na paksa patungkol sa administrasyon ni Ferdinand Marcos. Ang mga mabubuti at masasamang naging epekto nito depende pa kung saang panig ka, anti-man o pro-Marcos. Pero alam mo ba na ang may akda ng martial law ay hindi nang iisang tao lamang o sa madaling salita hindi ni Ferdinand Marcos? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang maalamat at kontrobersyal na Rolex 12. Ang grupo ng bataan ni Marcos na siyang nagtaguyod at nagtatag ng martial law. Sino-sino sila at bakit Rolex 12 ang bansag sa kanila? Kung ready ka na, simulan na natin. Well, bakit nga ba Rolex 12 ang tawag? Ayon kasi sa mga sabi-sabi, ang Rolex 12 daw ay mga 12 advisors ni President Marcos noon. Sila ang masasabi nating BFF, katropahan o yung mga kadikit talaga ng presidente. O kumbaga mga cronies. Niregaluhan daw kasi ni Pangulong Marcos ang 12 tropa pips na ito ng mamahaling Rolex. Pero may mga nagsasabi na hindi raw ito totoo at ang ibinigay lamang ay mga relong Omega na personalized di umano ni Pangulong Marcos. Pinalabas na lang na Rolex para maging simbolikong bagay kung gaano sila kaimportante sa Pangulo at bibigyan sila ng napakamahal na relo. May mga biro pa nga na sila ang tinaguri ang 12 apostoles. Well, kahit ano pa man yan, sabi nga nila, it's the thought that counts, di ba? Bago raw pirmahan at ideklara ang Proclamation 1081 noong September 21 o ang tinatawag nating martial law, pinagmitingan at inaral daw muna ito ng maigi ng Rolex 12 at tinawag itong Oplan Sagittarius. Ang detalyadong dokumento tungkol sa military takeover ng mga pangunahing establishmento, airport, mga negosyo at ng mass media. Hindi naman naging lihim ang 12 sugo ni Marcos. Inihayag niya ang mga ito sa isang speech noong 1974 at nalathala pa sa pahayagan. Sa 12 kasapi nito ay 10 ang mga galing sa militar at 2 lamang ang itinuring na sibilyan. 1970 pa lamang daw ay pinaplano na ito ng palihim ng grupo. Pinag-uusapan daw nila ang mga detalye sa pangarap press house pagkatapos ma-promote ng ilan sa kanilang hanay. Nagmula raw muna ito sa tinatawag nilang Omega 5, tapos naging 7 wise men. Pero kung susumahin daw lahat ng involved sa planning at implementasyon, silang 12 ang masasabi nating utak at galamay talaga ng martial law. Sino ba itong Rolex 12 at ano ang naging papel nila sa pagkakatatag ng martial law at kay Pangulong Marcos? Una na rito ang binansagang may akda ng martial law, si Juan Ponce Enrile. Isa sa mga sibilyan na miyembro ng Rolex 12, siya ang ministro ng National Defense sa panahon na ito. Isa lamang daw si Enrile sa mangilang-ilang pinagkakatiwalaan ni Marcos na hindi militar. Inutusan daw siya ni Marcos na arali ng 1935 Constitution noong 1969, partikular sa mga kapangyarihan ng presidente bilang Commander-in-Chief sa kaganapan ng papausbong ng violence at terorismo sa banta ng national security. Enero ng 1970, isinumite ni Enrile ang natatanging kopya ng buod ng martial law kay Marcos para pag-aralan nito at kaagad naman niyang isinagawa ang mga dokumento patungkol sa implementasyon nito o ang mismong proklamasyon. Mula umpisa hanggang sa matapos ang martial law ay nariyan si Enrile. Ang naging trabaho niya ay ang hawakan at utusan ang buong armed forces noon. Sinabi rin ni Marcos na ang ambush kay Enrile ang isa sa mga pinagbatayan niya ng pagtatalaga ng martial law, bukod pa sa mga samot-saring acts of terrorism sa Metro Manila at mga parte ng Luzon. Ayon naman sa National Historical Institute of the Philippines, si Enrile rin ang na-appoint na magbigay ng certificate sa mga laging companies para pumutol ng puno sa buong bansa. Dito daw lumaki ang nakuhang pera ni Marcos dahil sa mga maanumalyang kontrata at pagyurak sa mga kabundukan sa anumang parte ng bansa. Si Enrile din ang na-appoint na presidente ng Philippine Coconut Authority at na-establish ang industriya ng koprahan sa bansa kasama si Danding Coangco. Dito nag-ugat ang kontrobersya na Coco Levy Fund. February 23, 1986, nang inamin ni Enrile at Fidel Ramos na ang napabalitang ambush sa Wakwak Village ay peke lamang para mapanindigan ng martial law ni Pangulong Marcos.
isa pa sa miyembro ng Rolex 12 na sibilyan ay si Eduardo Danding Cuangco, isang negosyante at politiko. Siya ang may-ari ng San Miguel Corporation at naging governor ng Tarlac. Walang military assignment itong si Danding, pero siya raw ang tila adviser ni Marcos pagdating sa mga negosyong maapektuhan ng martial law. Si Danding din ang sinasabing mastermind sa pagpatay kay Ninoy Aquino, ang kilalang kritiko at kalaban ng pamahala ni Marcos. Si Danding ay pinsan naman ni dating presidente Corazon Aquino na siyang may bahay ni Ninoy. Ayon sa mga usapan, si Danding daw ang nagsumbong kay Marcos tungkol sa pagkakaugnay di umano ni Ninoy sa mga makaliwang grupo, ang CPP-NPA. Sa Hacienda Luisita raw ito nagpapatira, nagkakanlong at nakikipag-meeting kina Commander Dante at ang batang-bata pang noong si Joe Masison. Pero pag-uusapan natin ang detalye ng pag-uugnay nila kay Ninoy sa mga rebelde sa ibang video, mga kabady. Sa mga impormasyon daw na ito, kumuha si Marcos ng pagpasya na ituloy ang martial law. Nanganganib daw kasi na maukupa balang araw ng mga rebelde ang palasyo kung hindi siya kikilos. Pero sumikat ng gusto si Danding sa pagkakasangkot sa Coco Levy Fund na pinamunuan nila ni Enrile. Nang natapos ang martial law at napatalsik si Marcos, kasamang na-exile si Danding at Fabian Ver, nakabalik lamang siya sa Pilipinas noong 1989. Ang pinakamatinding trinabaho raw ni Danding ay ang pagiging utak sa pagpatay kay Ninoy. Siya raw ang umareglo at nag-ayos kung paano isasagawa ang plot noong umuwi ito sa Pilipinas pagkagaling sa Taiwan. Noon pa man daw ay may matindi ng hidwaan ang dalawa. Sa Tarlac, sa pagiging senador ni Ninoy at ang pagiging asawa ng pinsan niyang si Cory. Kung sa personal raw ay madami na silang alitan, lalo na raw sa usaping politikal. Madali nga naman nilang maisa sa katuparan nito dahil ang 10 sa miyembro ng Rolex 12 ay mga militar at si Fabian Berang naatasang mag-provide ng security ni Ninoy sa tarmac. Si Danding ang nag-isip pero mga galamay daw ni Ver ang kumilos. Nabanggit na rin natin si Fabian Ver ay pag-usapan na rin natin siya. Si Fabian Crisologo Ver ay ang commanding officer ng Armed Forces of the Philippines noong Marcos administration. Isa ring native ng Ilocos Norte at naging loyal kay Ferdinand Marcos simula pa noong naging senador ito. Siya ang isa sa mga military advisors niya. Kapitan pa lamang siya noong sa Crime Investigation Service sa Philippine Constabulary. Ang Philippine Constabulary ang sangay ng Armed Forces of the Philippines para sa pangangalaga ng peace and order ng bansa, na tinatawag na natin ngayong Philippine National Police. Sa isang salaysay ni Juan Ponce Enrile sa kanyang libro na Juan Ponce Enrile e Memoir, si Ver ang pinaka-loyal sa kanilang lahat sa Rolex 12, lalo na nung naging presidente si Macoy. Pinaghirapan raw ni Ver ang pag-angat niya ng ranggo. Itinuturing daw na isa sa mga pinagkakatiwalaan ng military personnel si Ver at isa rin sa mga nakatataas na opisyal ng Rolex 12. Ang loyalty na ito ay nagbunga at ginawa siyang chief ng Presidential Security Group o PSG. Siyempre hindi maalis na pagbintangan din si Ver sa pagkaka-assassinate kay Ninoy. Siya kasi ang nagpadala ng masundalong dapat sana ay magbibigay seguridad sa tarmac ng Manila International Airport. Pero dahil na rin sa lakas ng kapit, napawalang bisa at naibasura ang investigasyon ni Ver tungkol sa insidente. Ang 12th presidente ng Pilipinas, si Fidel Valdez Ramos. Pero bago pa siya naging presidente ay kilala na siya bilang Chief ng Philippine Constabulary o PNP sa panahon ng Marcos administration. Ang Philippine Constabulary rin ang nagtatag ng PC Metropolitan Command o Metrocom. Ang Metrocom ay dinagdag sa puwersa ng pulisya upang pag-iigtingin ang puwersa nila lalo na sa bandang Greater Manila at sa pagpapatupad ng batas militar noong martial law. Sa panahon kasi ng martial law, mas tumarami daw ang nagtatangkang gumawa ng kriminalidad, mga grupong terorismo na nais manggulo sa termino ni President Marcos, at mga aktivista na nagsasagawa di umano ng mga propaganda laban sa administrasyon. Kung nabuhay na kayo at nagkaisip sa panahon ng martial law, sigurado akong pamilyar sa inyo ang Metrocom dahil sila ang sinasabing pinakakinatatakutan ng sibilyan. Sila ang nanguhuli ng mga lumalabag sa curfew, ang nagkukulong sa mga nanggugulo o pinaghihinala ang kriminal, at ang mga nagpapadukot ng mga aktivista o kalaban raw ng gobyerno at hindi na nakikita pang muli, o mga tinatawag na desaparecidos.
May mga nagsasabi naman na si Fidel Ramos kasama ni Juan Ponce Enrile ang pinakadakilang balimbing sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong mapatalsik kasi ang pamilya Marcos sa Pilipinas, kaagad silang naging kaalyado ni Corazon Aquino at kinontrol ang AFP at may palundag effect pa sa EDSA Shrine, itinuring ng mga bayani ng unang EDSA Revolution. Ang mga susunod na kasapi ng Rolex 12 ay hindi na masyadong kilala at kakaunti lang din ang impormasyong nakalap ko tungkol sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi naging mahalaga ang kanilang ginampanang trabaho sa ilalim ni Presidente Marcos. Una na dyan si Brigadier General Tomas Diaz, ang tinaguriang second in command ni Fidel Ramos sa Philippine Constabulary. Magkasama nilang pinamumunuan ng kapulisan at ang Metrocom. Armed Forces Chief of Staff General Romeo Espino. Dahil sa malaking tiwala ni Presidente Marcos kay dating AFP Chief Fabian Ber, kinuha niya ito bilang Chief ng PSG at NISA o National Intelligence and Security Authority. At si Chief Romeo Espino ang humalili sa trabaho ni Ver. Ang ilan pa sa mga miyembro ay sina Rizal Province Constabulary Head Colonel Romeo Gatan, Metrocom Chief Brigadier General Alfredo Montoya, ISAF Chief Brigadier General Ignacio Paz, Navy Chief Rear Admiral Hilario Ruiz, Air Force Chief Major General Jose Rangkudo, Army Chief Major General Rafael Zagala. Kung mapapansin ninyo, ang bawat sangay ng militar mula Air Force, Navy at Army ay may representante sa Rolex 12. Ang bawat isa sa kanila ay susunod lamang kay Pangulong Marcos sa mga ipag-uutos nito. Si Fabian Ber ay nangangalaga sa seguridad ng pamilya at paligid ng Malacanang. Si FBR ang nangangalaga sa National Enforcement. Si Danding ang Business at Economic Advisor at si Enrile naman ang may akda ng martial law. Ang iba pang miyembro ay tagapagpatupad o nasa implementasyon ng martial law. At syempre, marami pong salamat sa panonood. Huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like at comment kung nag-enjoy ka dahil marami pa po tayong mga episodes na gaya nito. Comment nyo na rin kung meron kayong mga suggestions na pwede nating gawa ng video. Hanggang sa muli mga kabady, ako po ang inyong Pinoy Archivist. Kita-kits po tayo sa susunod na video.